how to receive from the kingdom of God. At siyempre, babalik-balikan natin yung mga familiar verses. Dahil kahit paulit-ulitin natin yun, merong mga bagong anggulo tayong makikita. Mark 11, 12-14. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Betania, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di kalayuan ang isang malagong puno ng igos or fig. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, pero dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. At sinabi niyang yon ay narinig ng kanyang mga alagad. Mark 11, 19-20. Pagsapit ng gabi, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. So there was fulfillment of what Jesus said. Verses 21 to 25, naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo." So ang paksa natin ngayon ay paano nangyari sa reality ang binigkas na salita. Na ang pakinabang natin ay paano pangyayarihin din sa realidad ang mga binibigkas at inuusal natin sa dasal. Yun ang topic. Hindi natin gagawing topic na bakit naman yung puno ng igos ay naluoy. Eh, hindi naman talaga panahon, hindi naman season. Bakit kailangan siyang maluoy? That's another topic and it has something to do with the temple. But we will discuss that another time. So, paano magiging material reality ang dasal, ang usal, ang hiling? How to receive from the kingdom of God? Mark 11:22. Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Have faith in God." So, faith ang central thing here. Not thought, not knowledge, but faith. Kasi kung knowledge ang paaandarin natin, itatanggihan natin yung kwento kasi parang walang logic na hindi naman talaga panahon ng prutas, eh, batahanap pa ng prutas. No, hindi knowledge ang papaandarin natin ngayon, faith. Thought, knowledge could be opposed to faith. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, "For we live by faith, not by sight, or not by knowledge, not by reason. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita o nalalaman." Faith should not be limited by knowledge. Why not? 1 Corinthians 13:9, "For our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect." Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan natin magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Kaya yung knowledge, hindi yan thoroughly reliable. Faith should not be limited by shallow knowledge of and on natural law. Ngayon, nagkaroon na tayo ng mga teachings on natural law. May magtatanong, nag-oppose ba yung sinasabi nyo ngayon at yung noon? Dahil sabi nyo, dapat irespeto ang natural law. Yes, irespeto ang natural law. Pero hindi dapat ilimit ang sarili din sa natural law. Dahil meron din naman talaga miracle. At may mga bagay na lampas sa natural law at yan ay another topic. Ang mahalaga, kung may dalawang points, point A, sinasabi, respect natural law. Point B, merong miracle that ang faith should transcend and be above knowledge. Well, take points A and B as both correct. And all the points in between them, para sa iyong buhay, makapag-operate ka sa A, sa B, or between A and B, kung alin ang hinihingi ng pagkakataon at kung ano ang makabubuti sa iyo. The truth is not always just one point. Sometimes there are two points, three points or more points, and all the sub-points in between. Kaya dapat nakikiramdam din. Hindi one-track mind, hindi one-dimension or unidimensional mind. Dapat hindi rin two-dimensional, dapat three. Merong length, merong width, merong height. At may mga iba pang dimensions, ha? Ikiklaim ng iba. But that's not our topic now. Luke 5:5, sumagot si Simon, "Guro,
magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Kasi sabi ni Jesus, umaga na yon, tapos na ang fishing time, bumalik kayo sa dagat at ihagis nyo dun yung lambat nyo para kami mahuli. Common sense sa mga manging isda, hindi na pwede mangyari yun kasi maliwanag na yung araw, hindi na pupunta sa ibabaw ng tubig yung mga isda, nandun na sila sa malalim. Ngunit, dahil sa sinabi ninyo, patuloy ni Pedro, ihuhulog ko ang mga lambat. In other words, sabi ni Pedro, kung makikinig kami sa common sense namin na fisherman, and you are not a fisherman, you are a carpenter, hindi namin gagawin yan. Pero hindi kami makikinig sa knowledge kasi meron kaming faith. Babalik kami sa laot, huhulog namin ang lambat. And sure enough, nakahuli nga sila ng maraming isda. John 11:39, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus, yung batong nakatakip sa libingan ni Lazarus. Ngunit si Martha, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na siyang patay. Para namang hindi alam ni Jesus na ang nangangamoy dapat ang bangkay. Here again, knowledge says, hindi dapat buksan yung libingan. But faith says, yes, buksan. Kasi sabi ni Jesus, at nanaig ang faith, lumabas ng buhay si Lazarus. So, sa buhay natin, be empowered by belief, by faith in the deeper, higher, wider force of natural law. Be empowered by spiritual law. Sa buhay natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, hindi lang lahat ay limited ng science, hindi lang lahat ay limited ng nature, merong X factor yan. The God factor, the miracle factor, the faith factor. At dapat alam natin kung kailan mag-ooperate on natural law at kung kailan on supernatural or spiritual law or kung kailan pwedeng sabay. Matthew 14:28, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Kasi si Jesus nasa tubig, nakatayo sa tubig, sila Pedro nasa bangka, madilim. Sabi ni Pedro, kung kayo pa talaga po yung nandyan sa tubig na yan, tawagin niyo ako, lalabas ako sa bangka, tutungtong ako sa tubig, at lalapit ako sa inyo. At alam natin, nanaig yung faith ni Peter. Kesa sa law of nature, di siya lumubog. For a while. Nature and spirit are one. The visible and the invisible are one. Therefore, the impossible becomes possible. Merong ganon sa buhay natin. Matthew 14:29, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came to Jesus. Faith over matter. James 5:17, si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataintim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 buwan. Again, faith over natural law. Mark 11:22, have faith in God, meaning not in people, not in nature only, not in knowledge only, not in limits. Knowledge can limit. Faith becomes a liberator from all the limitations. Dapat agree ang faith and knowledge. Dapat one. Pero dapat submit sa faith ang knowledge para magkaroon ng oneness. Kung magiging sagabal ang knowledge sa pananalig, dapat itong ipasailalim sa mas mataas na law, the spiritual law. Mark 11:22-23, Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, mangyayari yun. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka dyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Pansinin natin ang sabi ni Jesus, if anyone says to this mountain, says means pronouncement, conclusion, confirmation, inutusan yung mountain.
There is no doubt in the mind or in thought. There is heartfelt belief, meaning there's one mind and one heart. Dapat natin pag-isipan nito, anong ibig sabihin ng mind and heart? Ano ang role nito sa prayer, sa pananalig? Kasi dapat one in thought and feeling. Yun ang ibig sabihin ng buo ang loob, iisang loob, hindi nagdadalawang loob, hindi hati ang loob, hindi sira ang loob. Kailangan buo ang loob. At buo ang loob mo kung yung iniisip, nararamdaman, pinaniniwalaan ay isa. Hati ang loob mo kung nagpe-pray yung bibig mo, pagalingin niyo po ako, pero yung sabi ng isip mo, hindi, hindi ka gagaling, imposible yan. So, magkaiba yung sinasabi ng yung bibig, magkaiba yung sinasabi ng yung isip, at magkaiba yung nararamdaman mo, don't expect to receive a yes answer to your prayer. Ang discipline ng tunay na nananalig, ang discipline ng tunay na prayer ay yung mapag-isa mo kung ano ang sinasabi, ano ang pinaniniwalaan, at ano ang nararamdaman. Dapat ma-develop yun. Kaya mahalaga yung personal prayer, mahalaga yung quiet time, mahalaga yung meditation, kasi sa pag-iisang ganyan yan ma-develop.